ka na nga eh. Naalala niyo pa ako? Ayaw pa na. Hindi ko kayong makausap. Anong pinutulak niyo na eh? Ay, yun ba? Nag-ano ako ng basura. Basura. Magaganda ang loob. Opo. So, nay. Di ba sabi ko, babalikan kita? Bibigyan ulit kita ng konting tulong ulit. Bali, ito muna, ang dagdag nyo. Malaki na yan. Opo, nay. Okay lang po, opo. Mambayar ng... Hindi po, okay, hindi po yan utang, nay. Tulong ko po yan sa inyo. Mabuhay mga ka-team! Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa aking susunod na mga video. So, for this video, mga ka-team, may isang napakabait at napakaresponsabling nanay na 73 years old na namumulot ng basura. At ito'y aking nilapitan at inabutan ng kunting tulong. Tara, sama niyo ako, panoorin natin. Kumusta ka na nga eh? Naalala niyo pa ako? Ayaw pa na. Hindi ko kayong makausap. Ito tayo sa tabi na eh. Para ano, gilid nyo muna yan. Oh. Ano pangalan nyo na eh? Rimi Kayabyab. Ay, Lily Kayabyab. Ilang taon na po kayo? 74 na. 74, matanda na. Pala kayo na. Saan kayo nakatira na eh? Yan lang sa may kwan. Yung may puno na chipo dyan. Dito, paglabas po dito? Oo. Basura. Matagal nyo nang ginagawa ito na eh? Oo, matagal lang. Kasi pag hindi ako nagkikilos, lalo ang nangihilang katawan ko, sanay ako saan nagtatrabaho. Ilang pilay ko ang magpahaano sa akin, kaya nakuha ako. Ay, upo nga po. Katilas ko. Upo, nung nakita ko po kayo eh. Nga po. Hindi ako makadiriksyon pa. Pag pinilit ko, masakit na yung mga pandagdag pang gastos ata. Nagkaroon dito lang naman yung pinsyon ko. Naano ko nun sa tawa ko. Ayo. Yung mga anak niya po, masaan? Puro walang trabaho na pinauwi yung isa. Yung isa naman, puro sakit naman siya. Ang daming sakit. Eh, bakit nyo ginagawa po yung ganito sa edad nyong ganyan? Habang kaya ko pa. Para din po sa pamilya. Oo. At sakaling tumigil na itong COVID, ito mapahamak eh. Oo. Alam po sa inyong matatanda na eh. Nakakatakot hindi po. Hindi ka naman bigyan ng ayuda na kung magpipinsyon ka. Opo. Jagaan ko na ito kaysa nakatunga nga ka. Gutom naman ang bitong. Opo. Binibinta niyo po ito na eh. Oo. Binibinta ko ito. Tuwing madaling araw. Makagising ako ng alas 3, alas 4, magtatapon na ako. Magkano pong kinikita nyo na eh, pag naibinta na? Yung kwan, pag yun sa basura, opo. Medyo maayos-ayos na, meron nagbibigay ng medyo malaki-laki ng kwan. Kuhanan yung iba. Pero yung pinakamalaking nakikita nyo po, pag naibinta nyo? Mga 100 lang yung mga... 100? Mura sa araw-araw po yun, ganun tong... Hindi araw-araw. Anong pinakamalaki pong nakita nyo na po sa pagbenta? Sa kwan? Puro pagkain lang. Pagkain po. Kaya tinatagaan ko na lang. Kasya naman po, pag ano, pang araw-araw nyo. Kasya naman, pag ano, kunting tipid lang. Opo. Kaysa pagulay-gulay, pagkuan, meron yung kinagkukunan ko ng gulay, pagkuan,
medyo matino pa yung mga gulay. Gulay ko na, gano'n. Ayos, ayos pa. Yung hindi na nila maigintay, binibigay na sa akin. Tulungan na lang ata ng sarili. Opo, tulungan. Oo. Kung anong meron, oo, sige, meron go. Meron naman yung mabait na tao, no? Bibigay opo din ng kwan. Opo. Napasalamat na lang. Kahit pa paano, meron kwan. Magaganda ang loob. Opo. So, Nay, di ba sabi ko babalikan kita? Bibigyan ulit kita ng kunting tulong ulit. Eh, makatulong sana po sa inyo. Sa susunod po sana, baka sa bahay nyo na. Pag ano, bibigyan ko po kayo ng tulong, abutan kunti, kung anong meron. Ganun. Bali, ito muna, ang dagdag nyo. Malaki na yan. Opo, Nay. Okay lang po, opo. Mambayaran ng hindi po, okay, hindi po yan utang na itulong ko po yan sa inyo. Kasi lalo na balitaan ko na ganun kayo, mabait. Hindi mo lang matiis ang mga anak mo dito. Opo, pero sana kayo na po yung inaalagaan nila. Sa bahay na lang po sana kayo, magpapahinga. Pero mas malakas sa akin sa nila. Inaano siguro ng Diyos sa akin sana. Opo. Malakas na para sa mga pang buhay ko. Opo, ang bait niyo po. Talagang ganun yun. Opo. Noon pa, nagbibigada ako. Lahat, hindi ako nagpapaano na ang giintay ng grass yan. Kilos na kilos. Opo, sipag niyo po. Hindi na lang ano po ang opo kayamanan ko. Opo. Yun naman mga kapatid ko, ang lalayo naman. Kaya pag nakakapunta ako doon, meron ding grass yan na nakukuha. Kasi yung kapatid ko naman, na-lockdown naman sila, humihingi ako ng buwan naman, binibigyan ako ng 500 pang bigas. Buti na lang, meron nagbibigay ng gamot sa akin, pang high-blood. Opo, may mga nararamdaman na rin po pala kayo. Yung pang high-blood lang, pang kwan para hindi daw ako ma-stroke, malayo sa stroke. Opo. Kasi nakikita ko yung na-stroke. Hindi na makahilos ng maayos. Opo. Ingat na ingat ako sa pagkain. Hindi ako kumakain mga bawal. Kahit takam na takam ako. Opo. Ganun na lang ginagawa ko. Sinitiis ko ah. Opo. Nagbakuna na rin ako ah. Ng Diyos. Dalawang bakuna na po. Isa lang ngayon. Yung pang senior po. Opo. Pero lumabas ang kapi ng katawang ko. Matagal na hindi ako nakakain ng mga bawal. Opo, Nay. Awan ang Diyos, tumigil na rin. Opo. Paunti-unti na lang akong kumakain na yung mga bawal para hindi ako... Noon, hindi ako makatulong. Nangayayat ako sa mga. Opo, opo. Lumagsak ang katawang ko dahil bawal malansa, bawal itlog, manok. Yung karni na lang, ano... Pero hindi naman kaya yung buhay. Opo, ayaw po. Hanggang 50 lang pang sabong-sabong sa bulay. Opo. Ang gawa ko. Ang importante, bigas. Opo. Sabi ko, maglabay-labay na lang kayo muna. Opo. Hindi, sabi ko. Opo. Kapag-alim mo yung awan, gusto na itong. Opo. Pag yung tumanghali na, nagtatahit-tahit na ako. Bakuna na yung mga pinatali ko. Sipag nyo, Nay. Pwedeng mag-request, Nay. Sana uwi na kayo ngayon, Nay, para makapagpahinga kayo ng maaga, no? Ayan nyo po, babalik-balikan ko po kayo. Sige, salamat, ah. Thank you po. Ingat ko po kayo. Ingat po lagi. Sige po. Sige po.